Mali nga ba na magkaroon ng isang naturalized player ang bansa na kasali sa FIBA World Cup? Ito nga ay matapos magreklamo ang head coach ng Angola na si Pep Claros Canals, matapos matalo ang kanyang team sa powerhouse na Dominican Republic. Nirereklamo niya kasi ang anim na player ng Dominican Republic, na bagamat hindi naman ito mga naturalized player, sila ay pinanganak naman daw sa ibang bansa at hindi tinuturing na local player sa bansang Dominican. Kabilang na nga dito ang NBA player na si Karl-Anthony Towns na sobrang dominante ngayon sa FIBA World Cup. Nagbanta ang Angola coach na posibleng sa mga susunod na taon daw wala ng mga local player ng bawat bansa ang pwede nilang ma-i-develop dahil halos puro mga ibang lahi na daw ang sinasabak ng bawat bansa na lumalahok sa FIBA. Hindi din daw alam ng mga foreign players na ito ang lingwahe ng bansa na nire-represent nila, kaya marapat lang daw talaga na baguhin ng FIBA ang kanilang rules patungkol sa citizenship at naturalization ng player na sasali sa mga international tournament. Maliban pa dito, masyado na daw maluwag ang FIBA ngayon pagdating sa pagkuha ng mga bansa ng naturalized player. Ang Pilipinas nga ang isa sa mga mahilig kumuha ng naturalized player para maglaro sa Gilas. Ginagawa nila ang hakbang na ito dahil sa tingin ng mga local coaches sa bansa ay ito ang makakapagbigay ng malaking achievement sa Pinas pagdating sa mga international tournaments kagaya ng FIBA World Cup at Olympics. Isa na nga dito si Jordan Clarkson na isang NBA player. Si Clarkson ay tinuturing ng FIBA na isang naturalized player dahil hindi niya na-meet ang requirement ng FIBA na kung saan ay kailangan niyang makakuha ng Philippine passport bago ito mag 16 years old. Ang tatay ni JC ay isang African-American habang ang kanyang nanay naman ay isang Filipino-American din pala. Sa makatuwid, mas nananalaytay ang dugong Amerikano ni JC kesa sa pagiging Pilipino kaya siya tinuring na isang naturalized player. Maliban pa dito, nasayang din ang pinaghirapan ng SBP at ng Gilas sa pagkuha kay Jordan Clarkson bilang naturalized player dahil hindi niya nabitbit ang Gilas sa second round ng FIBA World Cup habang hindi din niya nagawang maitawid ang Gilas patungo sana sa Olympics. Masyado kasing nag-focus ang opensa ng Gilas sa kanilang naturalized player na si Clarkson. Kagaya nga ng nabanggit ng Angola coach, hindi masyadong nakita ang talento ng mga local player ng Gilas dahil nakaasa sila sa scoring ability ni JC. Ito nga ang sinasabi ng mga basketball expert na dapat involve ang mga local player sa opensa ng Gilas at hindi nakatuon lahat kay Jordan Clarkson. Sa umpisa pa lang kasi ng training camp ng Gilas, sinabi na ni head coach Chot Reyes na kay Clarkson lang iikot ang opensa ng Gilas sa FIBA World Cup. Ibig sabihin, napakabigat ang responsibilidad na binigay ni Chot sa naturalized player ng bansa. Lumalabas na hindi niya kayang pagkatiwalaan ang kanyang mga local player pagdating sa opensa ng national team. Kabaliktara naman ito sa gustong mangyari ni head coach Pep Claros Canals para sa national team ng Angola. Sinabi nito na mas prefer niya ang makapag-develop ng mga local players kaysa sa kumuha siya ng naturalized player para magpalakas ng kanyang team. Mayroon din namang magagaling na pure local players ang Gilas team na sumabak sa FIBA World Cup. Kabilang na nga dito si Narenz Abando at Junmar Fajardo. Pero ayon nga kay Pep Claros Canals, mas maganda sana kung mas madami tayong nade-develop na local players para hindi din masabihan ng Gilas team na kaya lang nanalo sa FIBA World Cup ay dahil kay Jordan Clarkson na isang naturalized player at hindi dahil sa mga local players nito.